Sa naging laban ng Serbia at South Sudan, mukhang normal naman ang lahat at maganda ang naging laban ng Serbia at South Sudan. At bandang huli panalo ang Serbia laban sa South Sudan, ngunit laking gulat nga ng lahat sa mga sumunod na nangyari na hindi inaasahan. Pagpasok kasi ng last 2-minute mark ng laro, naging mahigpit kasi ang depensa ng Serbia sa South Sudan, at hindi nga inaasahan ang mga sumunod na pangyayari na magpapabago sa career ng isang Serbian player. Ang Serbian player kasi na si Boris Simanek, ay naaksidenteng nos-ikaw sa kanyang kidney habang dinadepensahan ang player ng South Sudan. Sobrang lakas nga ng pagkakasiko ng player ng South Sudan dito kay Boris Simanek, at tinamaan ang kanyang kidney. At ayon sa mga report, agad naman nadala sa pinakamalapit na ospital si Boris, at narito ang report ng buong pangyayari. Breaking: Serbian forward Boris Simanek lost one of his kidneys after complications from an elbow he received to the side against South Sudan. Simanek was sent to a hospital in Manila, where he underwent surgery after the game. Simanek was bleeding heavily and it was reportedly difficult to find the blood needed for him. Kaya naman laking pasalamat na lang natin at hindi na injury ang mga Gilas players, at natapos ng maayos ang FIBA World Cup, at mabuti na lamang naging maayos din ang laban ng Gilas Pilipinas laban sa South Sudan. Sa ibang balita naman, si Coach Tim Cohn talaga, ang gusto ng mga Gilas fans na pumalit kay Coach Chot Reyes, bilang head coach ng Gilas Pilipinas, kasi naman maganda talaga humawak ng mga players si Coach Tim Cohn, at maganda rin ang kanyang mga game plan. Ngunit ayon na nga mismo kay Coach Tim Cohn, wala siyang planong maging head coach ng Gilas Pilipinas, at sa Barangay Ginebra lang siya mananatiling coach. Kaya naman kung ayaw talaga ni Coach Tim Cohn, may ibang options pa naman ng SDP na posibleng pumalit kay Coach Chot Reyes. Bilang head coach ng Gilas Pilipinas, at kasama nga sa listahan si Coach Jimmy Alapag, Coach Charles Chu, Coach Norman Black, at ang mga European coach na sila Coach Tab Baldwin, Coach Nanod Buslik, at Coach Rojko Toroman. At kung kayo naman ang tatanungin, sino kaya ang karapat dapat maging head coach ng Gilas Pilipinas, maaari kayo magbigay ng inyong suggestions.